Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang upload. Anong gagawin mo ha? Sa tingin mo ba matatakot mo ako sa mga stupid darksters at pananakot mo? Matapang kong sinabi. Marahas na pakagat labi ito at sandaling tumahimik. Yumanig ang sistema ko sa mas madilim at malamig niyang titig nang iangat niya ang mukha niya. Nagtaas noo ako at pinantayan ang matalim niyang titig. Kung siguro nakakamatay lang ang mga titig, siguro nakabulagta na siya at puno ng dugo. Hindi ko alam na naging brati at matigas ang ulo ko ngayon. Umawang ang labi niya para mapangiti. Hindi ko lang alam kung magiging masaya ako na marunong ka nang sumuway sa akin. Hindi na ako bata. Ano akala mo? Uurungan kita ha? Ano? Panghahamon ko. Bigla niyang hinila ang bato ko at pinaulanan ako ng halik. Isinara niya ang kamay niya sa pisngi ko at pinisil iyon para pigilan ako sa paggalaw. Nanuot sa ilong ko ang nakakaliyong amoy niya. Kung hindi titigil ang mga halik niya, baka tuluyan na akong mahulog muli sa mga taksil niyang alindog. Tinula ko siya pero sa laki niyang tao at sa kabigatan, ilang di pa lang ng daliri ang inilayo niya sa akin. Lumapit siyang muli sa akin. Ano ba? Sabay tula ko sa dibdib niya nang ihiga niya ako sa hood ng kotse. Nakasandal ang likod ko sa malamig na hood ng sasakyan niya. Ang malalapad niyang balikat ay lubos na nakaharang sa tanawin na kumikislap ng mga bituin at ng malalaking bilog na buwan. Pinisil niya ang kamay ko habang patuloy ang kanyang mga halik. Stop it! Ipinilig ko ang ulo ko, pero hinuli niya lang ito at siniluli ako ng halik. Naramdaman niya ang matigas na bagay sa harapan nito. Namilog ang mga mata ko at alam ko, naramdaman niya yun nang tumigil siya. Ginamit ko ang paraang iyon para makabangon muli. Sinampal ko siya ng malakas kaya nagising siya sa paghalik sa akin. Ikaw! Umalis ka sa akin! Umalis ka sa akin! Sinubukan ko ulit siyang itulak pero ikinulong niya muli ang braso niya. Niyakap niya ako na mahigpit na hindi ako makagalaw. Please, Altea. Please, baby. Nanginginig ang boses niya nang maramdaman ko ang mahigpit niyang mainit na yakap. No! I hate you! I hate you so much! Lumayo ka sa akin! Walang kahihiyang tumulo ang mga luha ko sa pisngi ko. Pinagpapapalo ko ang likod niya gamit ang kamay ko pero mas humigpit na ang yakap lang ang iginanti niya sa akin. Mas humigpit at hindi na binigyan ng kaunting espasyo para makadaan man lang ang hangin. Bumuhos ang luha ko hanggang sa napagod akong saktan siya. Nanghina ako sa pagod. Nang kapwa kami kumalma, saka lang siya kumawala sa yakap. Ibinalik niya ang kanyang mga kamay sa pagitan ng aking mga hita. Tila iyon ang paraan nito para hindi ako makawala. Altea. Sambit nito sa pangalan niya. Habang mahinang nagsasalita sa akin ngayon, nag-iwas ako ng tingin. May dumaang kirot sa puso ko sa masuyo at malambing niyang boses. Parang unti-unting akong hinihili at iniimbitahan na pakinggan siya. Kilalang kilala ko siya. Ito ang palaging seryoso, snob at tahimik na lalaki. Hindi ko alam kung dahil ba sa pagdidisiplina sa kanya ng kanyang mga magulang o natural na tarol sa kanya iyon. Lagi niya akong pinapahanga sa paraan ng pagkukontrol niya sa kanyang sarili. Ang kahinahunan nito, ang pag-aalaga sa kanya noon, ay ramdam niya ang kaligtasan.
Sa nagdaan taon na sabay kaming lumaki, inakala kong parang kapatid lang ang tuwang nararamdaman ko sa tuwing kasama ko siya. Na sa tuwing magkasama kami, pakiramdam ko ay madali ang mundo, ngunit dumating si Juan Carlos at nagbago ang pananaw ko sa pag-ibig. Natuto akong magpaganda para mapansin niya. Nagpatulong ako kina Catherine para makuha ang atensyon niya. Naglakas loob akong lapitan siya para mag-confess. Naggrocery ako upang makatulong ako sa kanyang pamilya. Hinayaan ko ang sarili ko na makipagkaibigan sa kanya, maging sa kanyang mga kaibigan, ngunit sa huli, bumungad sa akin ang mga realization ng aking hindi natuklasang damdamin. Akala ko kapag naghuhumirentado ang puso ko, kapag namamawis ang kamay mo dahil parating na ang crush mo, kapag naninikip ang puso mo habang nag-uusap kayo, kapag gumagawa ka ng mga stunts para makuha ang atensyon niya at mag-efforts kang gumawa ng bagay para mapasaya ang pamilya at kaibigan niya, ay isa na itong pag-ibig. Naloko ako sa ilusyon na ang pagmamahal ay isang magaan at masayang ramdamin. Akala ko simple lang at madaling maintindihan. Kapag crush mo at crush ka rin, ay pag-ibig na. Hanggang sa nabahiran ito ng hindi inaasahang tao sa hindi inaasahang pagkakataon. Nang umalis si Sander para magkolehiyo at nakilala ko si Juan Carlos, simula noon naging instant crush ko na siya. Nabaling ang atensyon ko sa kanya nang nakilala ko siya. Akala ko pag-ibig na ang naramdaman ko. Love na may halong mali siya at hindi love tulad lang sa pamilya. At nababaliw akong pinaniwala ang sarili sa pagmamahal na inakala ko. Hindi ko alam na simula pa noon, mahal ko na pala si Sander. At natabunan lang iyon sa pag-aakala kong mahal ko siya dahil para ko na siyang nakakatandang kapatid. Inosente ang bata kong puso sa nararamdaman ko. Sa kakulang na pagtanto ang lahat ng umalis ako ng Pilipinas para mag-New Jersey. Doon ko na pagtanto ang gumuguho sa akin, ang gumugulo, kung bakit hindi ko binigyan ng chance si Juan Carlos at agad ko siyang pinalitan. Kung bakit mabilis akong nahulog kay Sander at kung bakit hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya makalimutan. Dahil makapangyarihan at malakas na ang pagmamahal ko sa kanya. Ito ay umabong na kahit noon pa man. Alam ko, sinubok man ng taon at nakalimutan ko man at napalitan siya ng ilang beses, sa huli, siya pa rin ang pinakalaman ng puso ko. Na kaya nasaktan ako ng labis dahil hindi kayang tanggapin ng puso kong may mahalin siyang iba. Na hindi kinaya ng puso kong makitang masaya siya sa piling ng iba. Kaya ginamit ko ang galit sa nangyayari sa pamilya ko para mas sumabog pa ang galit ko sa kanya. Narealize ko na naging makasarili ako. Kaya noong ilang beses niya akong sinuyo sa Amerika, ay hindi ko siya pinagbigyan. At ngayon sigurong punong-puno na siya. Ginawa niya ng paraan para makauwi ako at ikulong niya sa bayang alam niyang gamay niya. Gago ba talaga si Sander? Ginawa mo talaga ang lahat para hilahin ako pabalik sa iyong mga bisig. I'm sorry. Mahinang bulong niya na nagpapadala ng panginginig sa aking kulugod. Marahas na pinunasan ko ang aking mga luha. Suminghap siya ng malalim. Nakikilita ako roon kaya lalong kumunot ang noo ko habang nakaiwas ang titig ko sa kanya. I'm sorry kung pinilit kitang pumunta dito. Hindi ako kumibo. Inabot niya ang aking baba at pinaharap ako sa kanya. Kumirot ang puso ko habang nakikita siyang ganito. Kumikinang ang mga mata niya dulot ng namumuong luha. Ngayon ko lang napagtantong, mabilis lang pala umiyak ang lalaking ito. Matigas siya at istrikto, ngunit hindi ko alam kung paanong lumalambot siya kapag ako ang kaharap. Gusto ko lang marinig mo ang side ko. Nagumatapos ang lahat. Magtatapos ang lahat ng to. Anong ibig niyang sabihin?
kumirot palalo ang puso ko. Kung may mas ibabaliw pa ako sa nararamdaman ko, ito na yata yun. Itong sakit na to. Doong umalis ako bago ang trip na yun, halos lahat ng subject ko bagsak. Kumunot ang noo ko. Ikaw, pabagsak. Tumango siya at nagsusumamo ang mga mata. Kita ko ang paghihirap niyang sabihin sa akin ng isang bagsakan ang nangyari sa amin noon. Kilala mo nga ako, Altea. Pero hindi ganoon kalalim. Siguro dahil naglihim din ako. Sabi niya habang papalapit. So, nagsinungaling ka talaga sa akin. Umiling siya at idinantay ang mabalbo niyang kamay sa hita ko. Suminghap ako nang hinila niya ako. Uminit ang pisngi ko dahil napansin niya yun. Hindi ko sinabi sa iyo na bumagsak ako sa mga subject ko dahil ayokong mag-alala ka. Hindi na ako nagsalita at hinayaan siya. Ang mga magulang ko, lalo na ang mataas na expectation ng aking ama, ay nag-pressure sa akin na labis na labis ang aking lakas upang magsikap ng husto sa pagkakuha ng 90 plus na mga marka ay naubos sa akin. Ang pagkuha ng mga matataas na marka ay hindi sapat para sa kanila. Ang aking pagsisikap ay hindi sapat para sa kanila. Uwi ka nito. Masinila niya ako na inches na lang ang pagitan ng mukha namin. Itinuon niya ang lahat ng atensyon niya sa akin. Sinusuri ng mga mata niya kung ano ang maaaring magbago sa mukha ko. Bumaba ang mga mata niya sa labi ko. Kinagat niya ang ibabang labi at walang ngipin ang ngiti. Pero okay lang, kasi meron namang ikaw. Sapat ka na sa akin kahit hindi ako sapat sa mga magulang ko. Huminto siya at huminga ng malalim. Nang sinabi mong namimiss mo ako, nagkumahog akong umuwi. Your voice, your face, lahat tungkol sa iyo nagpapakalma ako. Payapa ang isip ko kapag kapiling kita, Altea. Kaya tinanggap ko ang galit ni Daddy nang malaman niyang umuwi ako dito nang walang binibigay na sapat na rason. Akala niya nagdadahilan lang ako para iwasan ko raw ang pag-aayos ng problema ko sa school. Hindi ko masabi sa kanya na dahil gusto kong umuwi rito para makita ka. Dahil ginusto mo na itago ang relasyon natin noon at nirerespeto ko yun. Nangilid ang mga luha ko. Sumikip ang dibdib ko sa mga narinig ko. Wala akong kaalam-alam na may problema na pala siya all along. Inakala ko lang na confident at matapang siya. Hindi ko alam na isang matapang at uptight na tulad niya ay may kahinaan rin pala. Na pwede rin pala siyang madapa, mamroblema, masaktan at maging mahina. Hindi ko na-realize na hindi siya palaging perpekto at may mga problemang pinagdadaanan din siya. Pagbalik ko sa Manila, lahat ng cards ko pinutol ni Daddy. Pinutol niya ang allowance ko at lahat ay hinaharang niya para hindi ako makadalaw dito hanggat hindi ko naaayos ang mga grades ko. Doon na nagsimulang inisin ako ni Mariel. Ang sabihin mo, nag-two-timer ka. Pinatahimik niya ako habang nilagay niya ang hintuturo niya sa labi ko. Tinabi ko ang kamay niya. Pinag-cross ko ang mga braso ko at pinilig ang ulo ko sa kanan. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa kanya at sa iyo. At huwag ka magkakamaling magtago. Nag-upload si Mariel ng pictures niya. Inyong dalawa sa club. At matatamis pa ang usapan ng mga kaibigan niya tungkol sa inyo. May pabulaklak ka pa sa kanya. Suminghap siya at hinila ako papalapit nang mapansin niyang inayos ko ang pwesto ko. Paano niya napagmamasdan ang maliit na detalyeng iyon samantalang ang mga mata niya ay nakatutok sa akin? Inimpitahan ako ng mga kaibigan ko sa isang group review ko no. Hindi ko alam na bitag pala nila ang pang-aakit sa akin na sa isang club at hindi ko alam na nandoon si Mariel. Umirap ako at mas lalong pinag-cross ang mga braso ko. Pero nakita ko ang mga pictures mo
ngiting-ngiti ka nga eh. She's even touchy with you at hinahayaan mo naman. Ang kanyang mga labi ay bumubuo ng isang nakakatuwang ngiti. Nakikita ko lang ang saya sa mga mata niya habang nakatingin sa akin na parang nakarinig ng nakakatawang biro. Nag-iwas lang ako ng tingin at kinunot ang noo. At nakita ka din ng mami ni Bridget na lumabas sa isang jewelry store kasama si Mariel. Subukan mong tumanggi, sabi ko. Dahan-dahan pumatong ang kamay niya sa likod ko. Kung hindi ko lang naramdaman na dinodrawing niya ng maliliit na bilog dito, hindi ko mapapansin na ikinulong niya na naman ako sa kanyang mga braso. Galit ako sa lalaking to. Napaka-territorial talaga. All this time, nagsiselos ka lang? Umiiling siya, habang kagat-kagat ang iba pang labi. Ilang taon nang nasayang dahil sa maliit na hindi pagkakaintindihan. Sana pala mas sinuyo pa kita. Hinintay ko pa talaga madapuan ng ibang labi ang mga labi mo. Ano? Shit. Napapikit siya habang nag-iigting ang panga niya sa kung anumang emosyong pinipigilan. Kung nalaman ko lang na si Mariel ang problema mo noon pa man, hindi ko hahayaang iwan mo ako, Altea. Anong ibig mong sabihin? Wala kaming naging relasyon ni Mariel, Altea. Kung nakita mo man kaming masaya noon sa club, siguro dahil lasing ako at dahil sa mga biro ng mga kaibigan ko. Naalala ko masyado siyang umahawak, kaya pinalalayo ko siya. Hindi lahat na nakikita mo sa media ay totoo, Altea. At dahil kung bakit wala ako noon, dinantay niya ang kanyang noo sa akin pero lumayo ako. So paano mo naman ipapaliwanag ang reaksyon ng mga kaibigan mo at kaibigan niya sa mga pictures niyo? At bakit magkasama kayo sa isang jewelry store? Siguro bumili kayo ng singsing ano? Marahan siyang tumawa habang inaangkin ako. Inaangkin ang mga labi ko. Tinulak ko siya pero nahuli niya ang kamay ko at tinalikan ito ng mahina. Halos matunaw ako. Umihip ang malamig na hangin at sinuklay nito ang kanyang buhok. Mukha siyang mas lalaking lalaki at mas sexy sa paningin ko ngayon na nagiging seryoso at madilim na ang mga titig niya. Uminit ang pisngi ko at nakalimutang panandalian ang sakit at galit na nararamdaman ko para sa kanya. Bakit pa ang bilis mong humanga sa kanya, Altea? Nababaliw ka na ba? Sigaw ng aking isipan. Kung anuman ang narinig mo tungkol sa amin, wala yun. Wala lahat yun. Ipinagpipilitan niya na mayroon kami at hindi ko siya binibigyan ng bulaklak man o singsing. Alam mo naman kung gaano kauhaw sa atensyon ang babaeng yun. Mariing sabi niya. Umangal muli siya at hinila akong muli. Hindi na ata siya napapagod sa kakahila sa akin papunta sa kanya. Gusto ko ng distansya dahil baka magkaroon ako ng heart attack para akong sinusunog dahil sa init na aking nararamdaman. Hindi ako nagpunta sa jewelry store kasama siya. Baka sinundan niya ako kaya siya nakarating doon habang bumibili ako ng singsing. Magpo-propose na sana ako sa iyo pagka-uwi ko. Sabi niya na ikinalaglag ng pangako. Totoo ba? Tumango siya. May multong ngiti sa kanyang mga labi ngayon. Dahil ginawa ni Dad ang lahat para harangin akong umuwi, kumikita ako ng kaunting allowance ko para ibili ka niyan. Gusto ko mag-propose sa iyo, na ipaalam sa iyo na ikaw ang priority ko. Takot ako na iba ang isipin mo. Hindi ako nagbibigay sa iyo ng tamang komunikasyon. Kahit na sinabi ko sa iyo na palagi akong makikipagkomunikasyon sa iyo. Pero malinaw na ikinuwento ni Bridget sa akin kung gaano kayo kasaya na lumabas sa jewelry store. Baka talaga para sa kanya yan. Giit ko naman. Hindi ako masaya. Mabait lang ako. At umuwi agad ako pagkatapos bumili. At iyon na ang huli naming pagkikita. Iniiwasan ko na siya simula noon. Pero hindi niya pa din tinitigilan ang panggugulo sa akin kahit na sinabi ko nang ikaw ang gusto ko. Sinusubukan pa niyang kunin ang approval ng pamilya ko pero
di siya gaano gusto ng lola ko. Sinabi ni lola na ikaw ang gusto niya. Tumulong sa kanya sa pag-ayos ng mga bulaklak niya sa mga vase kaysa kay Mariel. Kahit lagi kang nakakabasag. Namilog ang mga mata ko sa huling sinabi niya. Naalala ko yun. Yun paminsang mamahalin at antik ang nadidisgrasya ko. Ngumiti siya ng kakaloko sa akin. Ngumuso lang ako at inosenteng napakurap-kurap. Pero nababalita na kayo ni Mariel. Naririnig ko na sinabi ng mami mo na napapalapit na siya sa inyo si Mariel. Alam na lahat ng bagay kayong dalawa. Naging ang kaibigan niya ay nagkukomento na lagi siyang wala sa kondo niya tuwing gabi. Bumuntong hininga siya at umirap. Kinunot ko ang noo ko at matalim siyang tiningnan. Nag-aantay ng sagot at kumpirmasyon sa katotohanan. Kahit kailan, hindi ko binigyan ng pansin at oras ang babaeng yun, okay? O kahit na ang ibang babae. Sinabi ko na sayong ikaw lang ang gusto ko. Galit niyang saad. Isan siya tuwing gabi? Bakit wala siya sa kondo niya? Hindi pa rin ako kontento sa mga sagot niya. Gusto ko pa hanggang sa makontento ako sa mga sagot niya. Ang seryoso niya mukha ay dumilim at dumilim. Napalunok ako. Pakiramdam ko ay minumulto niya ako at wala akong mapagtataguan. Hindi ko alam kung ano ang plano niya sa buhay. Kung binasa mo lang na malinaw ang mga message ko at sinagot mo ang mga tawag ko, alam mo na sana kung ano ang ginagawa ko habang nasa Manila ako. Pero isinara mo ang pintuan mo sa akin. At paliw ako sa pag-aakala na naiintindihan mo ang busy schedule ko habang malayo ako sa iyo. Kasalanan ko rin kasi hindi ko sinabi ang mga problema ko. Kung sinabi ko lang sa iyo, baka maiintindihan mo ako. I'm sorry, Althea. Pagmamakaawa nito. Isa iyong mahabang seryosong gabi. Namugto ang mga mata ko sa pag-iyak. Wala ng lakas ang katawan ko dahil sa mga narinig sa kanya. Tumihaya ako sa kama. Kahit anong pilit kong tulog ay hindi maalis sa isip ko ang mga sinabi niya. All along, inakala kong iniwan niya ako. Inakala kong hindi niya ako mahal at hindi ako sapat para sa kanya. Inakala kong hindi siya naging tao sa akin. Iyon pala. Kasalanan ko ang lahat. Hinayaan kong kainin ako ng selos. Hindi ko siya inunawa ng maayos. Baliw ako sa mga desisyon ko. Kasalanan ko ang lahat at sinayang ko ang lahat. Ngayon, paano ko pa maibabalik ang lahat? Ngayong tapos na ang lahat sa amin. Tumulo ang luha ko. Nakatulugan ko iyon kaya tanghali na akong nagising. Kung hindi pa ako nayugyug ni Catherine para i-remind na pupunta kami sa bahay nila Bridget, ay hindi pa ako magigising. Ano naman nangyari sa iyong babae ka? Para kang baliw na ex ni Alfred kapag nakikita kami naghahalikan. Sinamani ko siya ng tingin pero tinawanan niya lang ako. Kaibigan ko ba talaga to? Naligo ako at nag-ayos. Dumaan din kami ni Catherine kasama ang asawa niyang si Alfred na siyang nagmaneho sa amin para pumunta sa isang toy store. Dumaan din kami sa isang bagong bukas na restaurant. Bumili din kami ng mga pagkain sa katumula kina Bridget. Tita Catherine, Tita Althea! Sabay takbo ng dalawang bata. Oh, ang laki nyo na ah! Gusto nyo pa ba ng ganitong regalo? Sabay angat ni Catherine mula sa likod niya ang dalawang box. Agad nag-agawan ang dalawang anak ni Bridget. Pinakita ko rin ang akin at agad nila itong kinuha. Matapos ay nagpasalamat. Tumakbo ang mga ito papuntang dining area at excited na nilaro ang mga regalo. At pinigyan pansin ang binili naming pagkain. Si Naval at Alfred naman ay nanatili sa hindi kalayuan sa amin. Habang nag-uusap ng tungkol sa negosyo. Thank you ha. Sana hindi nyo in-spoil ang mga bata. Nako, magtatalo na naman kami ni Val. Ayaw niya kasing ini-spoil ang mga bata eh. Huwi ka naman ni Bridget. Umupo kami sa sofa sa tapat ng balkonahe nila
kung saan kita ang malawak na lupain ng mga ihada. Paminsan-minsan lang naman, hayaan nyo na ni Val. Hindi ba, Alteya? Wala sa sariling tumango na lang ako. Nagkatinginan sila. Siguro napansin ang pananahimik ko. May problema ba, Alteya? Tanong naman ni Bridget. Pumuntong hininga ako. Namuuli ang mga mata ko sa mga luha. Agad akong tinaluhan ng dalawa at inalo. Sa huli, kinuwento ko sa kanila ang napag-usapan namin ni Sander. Gusto kong itago na lang sa kanila ang nangyari pero gusto kong humingi ng payo. Hindi ko alam na may dahilan pala. Sana pala hindi ko nalang sinabi sa'yo. Si Bridget. Nakaraan na yon. Kahit magsisihan pa tayo rito, wala nang saysay. Usal naman ni Catherine. Mas napahagulho lang ako ng iyak. Binigyan ako ni Bridget ng isang rolyo ng tisyo. Halos maubos ko ito hanggang sa kumalma ako. Hindi nila ako iniwan. Tunay ko nga silang kaibigan. At nagpapasalamat ako na nakilala ko sila. Well, ang OA naman huli na ang lahat. Pwede niyo pang itama ang mga pagkakamali niyo. Andito ka na sa Sakaryo. Ilang metro lang at patak ng gasolina ay aabot ka na kay Sander. Ibigay mo na ang lahat para sa inyong dalawa. Advice naman ni Catherine. Noon pa man lagi niya akong sinusuportahan sa lalaking mahal ko nang walang pag-aalinlangan. Ngumiti ako dahil doon. Sa tingin mo, deserve ko pa ba siya? Iniwan ko siya nang walang paalam. Ako ang nagpabaya sa kanya. Sabi ko, baka nakakalimutan mo. Sikat ka noon at in-demand na artista bago ka bumalik doon. Halos magpatayin nga si Crooks at si Stefan nang dahil sa iyo, hindi ba? Isa mo pa ba yung isang possessive billionaire na ex mong si Ben? Wika naman ni Bridget. Ngunit hindi yun ang mga batayan. Giit ko kay Bridget. Bumuntong hininga ang dalawa. Deserve mo siya, Alteya. I know. Minahal mo siya ng sobra kaya tinatakpan mo ang sarili mong puso. Now I tell you, huwag ka na magsaya ng oras at makipagbalikan ka na sa kanya. Uwi ka naman ni Catherine. Tumango ako at pinalis ang mga luha. Nga lang, agad umuurong ang sikmura ko nang nasa tapat na ako ng munisipyo. Ilang araw ang lumipas. Nananalambot ang mga tuhod ko. Gusto kong bumalik sa loob ng sasakyan at ipagpaliban na lang ang pagpunta ko pero sa tuwing parang hanging umiihip ang sinabi ni Catherine at Bridget ay nagkakaroon ako ng lakas ng loob uli. Winala ko na lang ang mga gumugulo sa akin. Taas na ako naglakad at huminga ng panibagong hangin. Pinati ko ang security guard. Hindi na ako nagtanong at alam ko naman kung asan ang opisina niya. Nasa labas pa lang ako nang makita ako ni Arlene. Nang nakita niya ako, kumaripas agad siya papasok sa opisina ni Sander na parang nakakita ng multo. Shit! Kaya mo yan, Alteya. Sobra sa pagiging seryoso at walang muwang na babae. Kailangan mo maging mature ngayon at ituwid iyong mga layunin sa buhay mo, lalo na ang iyong mga pagkakamali. Pinagbuksan ako ng pintuan. Magalang akong bumati at binati naman nila ako pabalik. Pag-angat ko ng tingin mula sa kausap, bumukas ang pintuan at lumabas roon sa Arlene na may ngiti. Pasok raw po kayo, Ma'am Alteya. Wika nito. Tumango ako at ngumiti habang nagpapasalamat. Hindi tulad noong unang kabado ako, dahil nag-aalinlangan. Ngayon kabado dahil alam ko na sa sarili kong kung ano ang gusto ko. Bumalik ako sa wisyo ko. Hindi ko nasasayangin ang pagkakataong ito. Good morning. Medyo nanginginig ang boses ko nang i-welcome niya ako. Seryoso niyang mga tinig. Kung makasuyo noong nakaraang araw, uhaw na uhaw sa akin eh, tapos ngayon. Morning. Formal niyang sabi habang siya ay tumayo mula sa kanyang swivel chair. Tikna akong umatras sa pagtatambulan ng puso ko. Shit. Kumalma ka, Alteya. Calm down. Si Sander lang yan. Gusto ko lang humingi ng
update tungkol sa lupa. Napalunok ako nang akala ko'y uupo siya sa lamesa katulad ng unang ginawa niya noong pumunta ako rito. Pero hindi. Sa halip, tamad siyang naglakad papunta sa akin na para bang Leon na matutulog sa kuweba. Yung lupa, naayos na ba? Kailangan ko yun para isama sa meeting ngayong hapon kasama ang lahat ng mga empleyado ko. Tumaas ang kilay niyang habang lumalapit sa akin. Humigpit naman ang hawak ko sa clutch bag ko habang umaatras din. Pinagpapawisan na ako. Para akong hinahabol ng nakawalang aso kahit na hindi naman ako tumatakbo. He's intimidate me so much. Nakalimutan ko na kung kailan ba ako huling nakaramdam ng ganito. Tapos na. Halos mapamura ako nang magibabaw ang kaba sa aking boses. Tumigil lang ako sa pag-atras nang may bumunggo sa likod ko. Paglingon ko. Sofab na pala. Pero paglingon ko pabalik sa harap. Sobrang lapit na niya kaya napaupo ako ng di oras sa couch. Akala ko'y lalayo siya pero umupo rin siya sa tabi ko. Umisod pa siya ng mas malapit sa akin. Pwede na akong mamatay ngayon. Hindi. Hindi ko kaya. Ibalik mo ang iyong hiwisyo, Altea. Si Santer lang yan. Wika ng kanyang isipan. Anong ginagawa mo? Ngayon ay medyo nakabalik na ako sa aking huwisyo. Tumaas ang sulok ng labi niya sa kaniya pinasadaan ang suot kong damit. Nakasuot ako ng yellow tubed crop top na may blazer black at skinny jeans na pinarisan ko naman ng black sandals. Ano? May mali ba sa damit ko? May dumi ba ako sa mukha? Mabaho ba ako? Pero naglagay ako ng pabango at naligo ng matagal. Pumasok ka sa opisina ko na nakasuot ka ng ganyan? Obvious ba? Ano namang masama doon? Napataas ako ng kilay. Mula sa labi niya ay lumipad ang mga mata ko sa kamay niyang may simple at dahan-dahan niyang inilagay sa likod ko. Dumapa ang isa niyang kamay sa hita ko at hinila ako papalapit sa kanya. Para akong papel na hinila niya at ikinulong sa kanyang mga bisig. Sa sobrang panlalambot ko ay mabilis niyang nagawa ang matagal niyang gustong-gustong gawin sa akin. Para hawakan at ipaglaban ako sa kanyang mga bisig habang ang aking sentido ay nalulunod sa kanya na hindi ko na kayang bumangon. Ang ganda mo dyan pero ayokong nagpapakita ka masyado ng balat. Maliban na lang kung tayo lang dalawa.